Nagmahal na naman ang gasolina. Nagmahal na naman ang ating gasol. Kaya instead palitan namin ng regular kettle, bumili na lang kami ng electric kettle na affordable. So ito nga pala yung binili ng asawa ko sa Lazada. Ilagay ko na lang yung link below kung saan namin nabay ito. So binubuksan ko nga itong, tingnan nyo naman, balot na balot. Well protected talaga siya. So thank you sa seller kasi naging maayos yung kanyang pag-pack ng box. Gabor nga pala yung tatak nito. So bakit ba namin naisipan na electric kettle na lang ang gagamitin? Kasi 2 minutes lang ang tinatagal nito kapag nagpakulo ko ng tubig. Unlike kapag sa gas, mas matagal, siguro umaabot ng 5 to 7 minutes. Kaya mas madami din ang nagagamit nating gas. At buti naman, puti ang binili ng asawa ko para aesthetic, ba? Diba? Usong-uso kayo mag-aesthetic sa ating mga bahay. So project ko din yan. Sana nga matupad namin. Ito nga pala yung plate niya kung saan mo ipapatong yung kettle mismo para isaksak mo. Ayun yung cord nito. Tapos ito nga, puting-puti siya. Maganda na rin to kasi sa loob nito ay stainless steel. Ito hindi napipindot. Iyan ay mag-indicate kung naka-on na yung iyong kettle. So yung wattage nga pala nito ay nasa 1500 wattage at 220 volts ang kailangan dito. So sa loob nito ay stainless steel. Ibig sabihin, okay na gamitin mo every time. Kasi yung dating meron kami ay plastic. So nag-worry kami na baka yung particles ng plastic ay malusaw eventually. So may lock din ito para safe to use. Pero syempre pagtuturo mo yung anak mo na magpakulo ng tubig, guided pa rin. O yan, may special feature siya dyan sa handle niya. Dito yung on and off switch. At make sure na dapat dry yung ilalim niyan at gilid bago mo ipapakulo yung tubig. And then, huwag mong papaapawin kasi may maximum level lang yan. Kasi aapaw talaga yan pag kumulo. Yun lang, sana baka bili kayo nito. Ilalagay ko sa comment section kung saan namin nabili ito. Bye! Check it out!